welcome back to my YouTube channel. Today's video, tuturuan ko kayo paano kayo mag-view or mag-download ng inyong BDO Statement of Account or SOA from your credit cards. So, hindi ko sure guys kung nagsisend pa rin si BDO ng ganitong statement, yung paper, via mail. Pero ako kasi matagal na akong naka-enroll doon sa paperless na statement nila, kung saan sinisend na lang nila yon through email sa akin. So, may instances kasi na hindi, may time na baka hindi mo ma-receive yung iyong statement and gusto mo talagang makita yung lahat ng iyong transactions. May paraan para ma-view mo yon or even ma-download pa para lang magkaroon ka ng kopya. So, kailangan mo lang talaga mag-login doon sa BDO online website. Okay? Pero guys, sa BDO online app, pwede mo rin naman ma-view doon lahat ng transactions mo. Makikita mo rin doon kung magkano yung total amount due at saka kung kailan yung payment due date. Pero kung mas gusto mo ng better view ng statement mo, i-access mo na lang siya online. So, ituturo ko yun kung paano. So, ang una mong gagawin lang is i-type mo sa Google browser mo yung BDO online banking login. Okay? So, after you click that, ganito yung magiging landing page. So, ang gagawin mo lang, isi-click mo lang muna yung login, and then click on personal, and then click on online banking. So, after you click on online banking, dadalin ka na yan sa login page. So, yung user ID na ilalagay mo dito is yung kung ano yung user ID na gamit mo sa BDO online app. Ganon din yung password. In case na wala ka pang BDO online app, kailangan mo mag-sign up dito. Para sa ganun, magkaroon ka rin ng access sa iyong accounts with BDO through BDO online website. Okay? So, after mo makapag-login dyan, ganito na yung magiging page mo. Siyempre, nandun ka na sa home page mismo. So, ang gagawin mo lang, isi-click mo lang yung more services. At pagka-click mo ng more services, mayroon kang makikitang tatlong option dyan. Siyempre, ang pipiliin mo, yung credit card services. So, after you click on credit card services, dadaling ka na sa services page. So, huwag mo munang i-click yung select your account para hindi ka malito. Ang gawin mo, isi-click mo lang muna yung statement of account. Pagka-click mo ng statement of account, ito yung makikita ninyo. So, kailangan nyo munang piliin kung anong credit card yung gusto mong makita yung statement. So, sa example ko, isa lang kasi yung credit card ko with BDO. So, isa lang yung lumabas dyan sa options. Pero, kung multiple yung credit cards mo with BDO, lahat yan lalabas dyan. Kailangan mo lang talagang piliin kung alin credit card yung gusto mong makita yung statement of account. And then, huwag mong kalimutan ilagay yung period o kung anong month yung gusto mong makita, syempre. So, for example dito, ang clinic ko is yung March and then click on submit. So, eto na yung makikita ninyo, talagang madi-display na dyan yung statement of account for that period na pinili mo. So, yung nakikita nyong arrow na pababa, yung may bilog, i-click nyo yan kung gusto nyong i-download yung statement. And also guys, dun sa pinakababa, makikita nyo din dyan yung enroll SOA at saka yung view and build. So, kapag kinlik mo yung enroll SOA, ibig sabihin yan, i-enroll mo yung statement mo sa paperless na statement. So, ibig sabihin, hindi ka nasisenda ni BDO ng ganitong statement na via mail. Excuse me po. Kundi, isisend na niya yan sa inyong registered email address with BDO. So, kung ang i-click nyo naman yung view and build, yan po ay ipapakita niya sa inyo lahat ng transactions niyo na hindi napasama sa statement ninyo. That's it! Kung meron ka pang katanungan regarding the statement of account, then feel free to comment below. And if you haven't subscribed yet, please subscribe to my channel and hit the notification bell para ma-notify ka every time I upload a new video. And marami pong salamat sa continued support nyo sa aking channel and sana huwag kayong bumitaw. And see you again on my next. Bye-bye! What a wonderful...